Magandang gabi ako po si Raymond Lopez. Kapapasok lamang po ng balita, inanunsyo ng Ministry of Health ng Saudi Arabia na nakapasok na ang coronavirus sa bansa. Lima na po ang kasong naitatala ng Ministry of Health. Lima na po ang may kaso ng NCOV-19 o coronavirus. Dito naman sa Saudi Arabia, lumobo ng 20 na kasong Saudi Arabia. Inanunsyo nga ng Ministry of Health ngayong March 12, 45 na pong katao dito sa Saudi Arabia ang nagpositibo sa 16 new cases of coronavirus in the kingdom. A total of 118 cases now. And ay nagdeklara ng curfew, alas 7 mag-uumpisa ng gabi. Nakita nyo po ay ang United States na may pinakamaraming kaso sa buong mundo. Ito po ay mayroon po silang 557. Si Raymond Lopez live na nag-uulat dito sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, ginulantang sa balita ng Embahada ng Amerika na punterya kaninang hapon dito po sa Kingdom of Saudi Arabia matapos pong ideklara ng Saudi Arabia kamakailan na sila ay nagtagumpay na sa pagtaksa. Sharon? Magandang gabi Raymond, tama ka dyan at nakapasok na nga. Salamat Raymond. Sa ngayon, ang naging pahayag ng DEPA ay hindi kasama ang nasa bakasyon o exit visa sa mga hindi muna papasok ng Saudi. Sa kasalukuyan, wala pa na bang pagpapanik na nangyayari dito sa Al-Khobar Eastern Region? Bagaman, nagkaroon na ng lockdown sa mga... So, ngayon mga kababayan natin dito ay nagdodobli ingat talaga, umiiwas sa mga crowded places, bumibili ng alcohol talaga at naka, halos lahat ng kababayan natin dito ay... Mga Pilipino na magbabakasyon ng Asana, ulit dahil sa kansilang mga kanilang mga flights, wala silang magawa kundi ang mag-stay na lang dito sa bintang Saudi Arabia. Ayon sa ating Pangulo, community quarantine imposed in the entire Metro Manila. For Manila, ay may mga sintomas na katulad ng pagkakaroon ng isang flu. Para makumpirma kung ikaw ay... Malaking pagbabago at narito ako ngayon sa isang sikat at malaking mall kung saan ang dating punong-puno ng tao na kahit di weekend ay nakakapanibago na makita all announced new measures to prevent the spread of coronavirus including shutting down of all commercial complexes. Digal, Buluan, Maguindanao, ayan. Kung napapansin niyo sa aking likuran, ayan, wala masyadong dumadaan ng mga... March 23, 2020, from Department of Health of DOH, idineklara na mayroon ng 462. Nakalabas ang ating mga kababayan dito sa bawat tahanan, ngunit may mga barangay na nagbibigay ng enhanced quarantine pass. Sakit na yun kasi mga kaibigan, prevention is better than cure. Kaya yon ang mostly ginagawa ng mga kababayan natin dito. Kaya yon hang dito na lang, Raymond, back. Mula dito sa Pilipinas, Melvin Garganta, March 10, 2020, Raymond. Ako po si J. Ryan Tuson, nagbabalita mula dito sa Al-Khobar, Eastern. Mula dito sa Riyadh, Saudi Arabia, ako mga para sa Dubai. Nakatutok pa rin tayo, Raymond, dito sa Maynila para sa karagdagang report. Ako, Melissa F. Yun lang, maiuulat po sa... Sa'yo, Raymond. Balita po dito po sa Mindanao, Philippines. PJ Espinosa, mag-ulat rin tayo para sa latest na balita sa lockdown na ito. Yan muna ang kaganapan dito sa Eastern Saudi Arabia. Irvin Razon, reporting. And live po mula dito sa Bata, Riyadh, Saudi Arabia, Raymond Lopez reporting. Saudi Arabia, it's me again, Raymond Lopez, dahil hindi po natutulog ang balita, nakatutok tayo. Wala po dito sa Kingdom of Saudi Arabia, Raymond Lopez reporting. Again, Raymond Lopez, thank you for watching, reporting live in Riyadh, Saudi Arabia. It's me again, Raymond Lopez. God bless each and everyone. Wala po dito sa Kingdom of Saudi Arabia, Raymond Lopez reporting.